Welcome sa MovieFlix Recap. Ngayon pag-uusapan natin ang pelikula na zombie thriller na pinamagatang Old People noong unang panahon. Sinabi na ang mga espiritong naghihiganti ay naninirahan sa mga matatanda, hinahangad ng madilim na kapangyarihan na angkinin ang pinakamahina sa mga kaluluwa, at itaboy sila sa isang bulag na galit. Isang mahinang matandang lalaki ang nakikitang nakatingin sa kanyang silid, na tumatanggap ng mga headline ng balita sa radyo tungkol sa isang heat wave at pagtaas ng temperatura sa buong Germany. Noong gabing maulan, binisita ng isang nurse ang matanda sa kanyang apartment. Nag-aalala siya nang makita niyang naka-unlock ang pinto nito at pumasok siya at tinawag siya. Hinanap niya ito nang malaman niyang wala siya sa kanyang wheelchair. Biglang hinampas ng matandang lalaki ng oxygen cylinder ang nurse niya nang kakaiba siyang lumitaw mula sa background. Siya ay sumisigaw sa kanyang terrace habang ang eksena ay nagpapakita na ang lipunan ay inaanod sa kaguluhan. Si Ella, kasama ang kanyang anak na si Laura at anak na si Noah, ay nagmamaneho sa kanilang sasakyan upang pumunta sa kasal ng kanyang kapatid. Mas excited ang magkapatid na sa wakas ay muling makasama ang kanilang lolo at ang kanilang ama na si Alex, na ngayon ay ex-husband na ni Ella. Sa kabilang banda, si Alex ay nasa kabukiran, masaya at kontento sa piling ng kanyang bagong partner. Pinag-uusapan nila ang pagdating sa kasal at ang oras na kasama ng kanyang mga anak. Dumating si Ella at ang dalawang bata at binati ang nobya. Ang lugar na kanilang kinaroroonan ay nahayag na ang kanilang kanayunan na nayon kung saan din sila nakatira noon bago naghiwalay si Ella. Si Ella ay nag-iisa sa kanyang kapatid na nakikipag-usap tungkol sa kanyang mga plano sa hinaharap pagkatapos ng kasal nang si Noah ay umakyat upang sumama sa kanila. Sinabi sa kanila ni Noah ang isang lihim na daanan sa ilalim ng lupa na nag-uugnay sa dalawang bahay na ginamit ng mga mayayaman 100 taon na ang nakalilipas. Ang kwentong ito ay sinabi ng kanyang lolo. Nang umalis si Noah, nag-open up ang kapatid ni Ella tungkol sa kinaroroonan ng kanilang ama. Tila, nakatira ngayon ang lolo sa isang retirement home. Nagpa siya sina Ella, ang kanyang kapatid na babae, at Noah na sunduin ang lolo para sa kasal. Naiwan si Laura para magsaya kasama ang isang lalaki. Dinala ng batang lalaki si Laura sa isang estatwa na gawa sa bato na itinayo sa memorya ng mga nakaraang henerasyon, at sa rebulto, ang kanyang mga magulang ay inukit ang kanilang pagmamahalan noong sila ay bata pa. Naging malungkot si Laura tungkol sa diborsyo ng kanyang mga magulang noong panahong iyon at naunawaan niya ang kahinaan ng mga romantikong relasyon, ngunit ngayon ay abala siya sa pagsasaalang-alang para sa kanilang kapakanan. Nang maglaon, saglit na nakasalubong ng tatlo si Alex sa daan at nakikipag-chat sa kanya habang si Ella ay awkward na nakatingin sa kanya. Sinabi sa kanila ni Alex na ang kanyang kasintahan ay malamang nakasama ng ama ni Ella sa tahanan ng pagreretiro at nagpaalam sa kanila bago niyakap si Noah. Pagdating, tinitingnan ni Ella na kakaiba ang sitwasyon sa retirement home dahil maraming matatandang nakaupo sa paligid na halos walang mag-aalaga sa kanila dahil kulang ang mga tauhan sa lugar. Nakipagkita ang tatlo sa girlfriend ni Alex na isang caretaker sa lugar. Bati ni Ella sa kanyang ama, ngunit hindi ito nagsasalita at umiiyak lamang. Pagkatapos ay naghahanda silang kunin siya. Natakot si Noah nang mapansin niya ang isa sa mga matandang lalaki na nakatitig sa kanila ng masama. Nang maglaon, nangyari ang kasal habang pinapanood ng mga matatanda mula sa malayo kung paano nangyayari ang kaganapan. Nagpapatuloy ang pagdiriwang hanggang gabi para sa pagtanggap. Ang bawat tao'y nag-e-enjoy sa party, at ang pamilya ay masaya na magkasama hanggang sa makita nina Ella at Alex ang kanyang kasintahan na nakatitig sa kanila. Pagkatapos ay ipinahayag na sina Ella at Alex ay naghiwalay dahil iniwan siya ni Ella patungo sa lungsod, ngunit sina Ella at Alex ay nais na manatili sa bansa. Bumalik ang eksena sa retirement home, isang matandang babae ang umunguya ng wire, na nagiging sanhi ng pagkawala ng kuryente. Inaatake ang isang caretaker kapag tinanggihan niya silang makinig pa sa musikang tumutugtog sa labas. Ang matandang lalaki na nakita ni Noah kanina ay gumawa ng hakbang upang pigilan ang lalaking tagapag-alaga, na nagpapahintulot sa iba na magkaroon ng pagkakataon at saksakin siya ng paulit-ulit. Nang magdial ang babaeng caretaker para humingi ng tulong, hinampas siya ng matanda ng bar. Pagkatapos ay nakita niya ang isang imbitasyon para sa reception ng kasal sa bintana, na nagpaplanong pumunta doon kasama ang iba pang matatanda. Maya-maya, bumuhos ang malakas na ulan, at nagsimulang umalis ang lahat ng iba pang bisita. Nag-aalala ang kasintahan ni Alex na sirain ni Ella ang kanilang relasyon, ngunit tiniyak ni Alex na hindi na niya mahal si Ella.
Samantala, sa bahay ng bagong mag-asawa, napag-usapan nila ang posibilidad na ang kanilang relasyon ay magtatapos sa isang punto sa hinaharap at magsimulang ipagdiwang ang kanilang kasal na may ilang mabahong hormone yoga, nang hindi alam na ang matandang lalaki mula sa bahay ng pagreretiro ay tahimik na pumasok bahay nila. Kinuha ng matanda ang pab-ilog na bagay sa sofa at tinanggal ang isa sa kanyang medyas para ilagay ito sa ibabaw ng bagay. Habang naliligaw ang mag-asawa sa labis na kaligayahan, napansin ng kapatid na babae ang matandang lalaki na nakatayo sa tabi ng kama, kaya napalingon ang asawa ng kapatid na babae. Patuloy na hinahampas ng matanda ang kanyang bungo gamit ang sandata na kanyang ginawa at sa mukha sa takot na kapatid ni Ella, nagawa niyang makalayo sa kanya ngunit nataman siya ng sandata na ibinabato ng matanda, siya ay bumagsak sa hagdan, at sinundan siya ng matanda at sa huli ay pinatay siya sa pamamagitan ng pagbali sa kanyang panga, hinayla siya ng matanda sa itaas ng kanyang mga paa kasama si Alex. Ang isa sa mga matatandang pasyente ay nakatayo malapit sa kanyang bahay, at napansin ito ng kasintahan. Naguguluhan siya kung bakit nasa labas ang matanda hanggang sa makarinig sila ng mga pagsabog mula sa nayon, pagkatapos ay nakakakita sila ng usok at nakarinig ng mga hiyawan ng takot na nagpasindak sa kanila. Lumipat ang eksena kay Ella, na nagising mula sa pag-ungol sa di kalayuan. Nanginginig niyang tinitingnan ang bahay na kanilang tinutuluyan ng tahimik hanggat maaari. Nagulat siya nang makitang wala si Laura sa sarili niyang kwarto. Nang marinig ni Ella na sumara ang pinto, natakot si Ella ngunit nakahinga siya ng maluwag nang makita ang kanyang anak. Ipinaalam sa kanya ni Laura ang mga matatanda sa labas, tumingin sila sa bintana para kumpirmahin ito, tumutugtog ang piano sa kabilang silid, kaya sumunod sina Ella at Laura sa tunog, nakita nilang ginagamit ito ng ama ni Ella, nagsimula siyang tumugtog ng mga ominous notes nang maramdaman ni Ella na ito ang paraan niya ng babala sa kanila tungkol sa isang kakilek-kilabot na mangyayari. Si Alex at ang kanyang kasintahan ay nagmamaneho papunta sa bayan upang makita ang ilang tao na patay. Tumawag si Alex para sa isang emergency ngunit sinalubong siya ng isang abalang linya, takot na takot siya kapag nakita niya ang isang grupo ng matatandang papatay ng isang tao, napansin siya ng isa sa kanila at sinundan siya, dali-dali siyang bumalik sa kotse at nagmaneho para makatakas kasama ang kanyang kasintahan. Samantala, tinapos ng ama ni Ella ang kanyang piano session. Biglang may kumatok sa pinto, maingat na binuksan ni Ella ang pinto, lumabas sila upang tingnan kung sino ito, at nakasalubong nila ang isang matandang bumubulong sa sarili. Nakita ni Laura ang isang matandang babae na nagtatago sa mga palumpong, ang dalawa ay labis na nag-aalala tungkol sa kung ano ang nangyayari, kaya't iniwan ni Ella si Laura na namamahala sa pag-aalaga kay Noah at sa kanilang lolo habang siya ay pumunta at sinusuri ang kanyang kapatid, papasok sa loob ng madilim na bahay. Umakyat si Ella, siya ay nagiging petrified at hindi maintindihan ang imahe na ipinakita sa kanya. Nakita niya ang kanyang kapatid na babae at ang kanyang asawa na hubot-hubad at walang buhay sa kama na may nakamamatay na mga sugat. Nagluluksa si Ella para sa kanyang kapatid ngunit napatigil siya nang marinig niya ang isang matandang babae na may hawak na kutsilyo na humahagupit ng hinig sa silid. Napabuntong hininga si Ella sa takot habang napapalibutan siya ng isang grupo ng mga matatanda, kasama ang matandang lalaking nakita noon ni Noah na tumatayong pinuno kasama nila. Nakatakas siya sa bintana at sinalubong siya ni Alex at ng kanyang kasintahan, si Ella ay sumisigaw gayunpaman, inutusan ang dalawa na sundan siya pabalik sa bahay upang makipagkita sa kanyang mga anak at kanyang ama. Si Laura ay nasa hysterics habang sinasabi niya sa kanyang ina na si Noah ay dinala ng mga matatanda, at hindi niya alam kung saan nagpunta ang kanyang lolo. Si Ella at Alex ay taimtim na naghahanap sa loob ng bahay, nang makumpirma nilang wala talaga siya sa bahay. Kumuha si Ella ng baril at sabik na lumabas at hanapin si Noah, pinipigilan siya ni Alex, ngunit hindi siya nagpaubaya, gumawa siya ng hakbang upang sundan siya, ngunit ang kanyang kasintahan ay nakikiusap sa kanya na manatili sa kanya sa halip. Maya-maya, makikita ang matatandang nakatayo sa gitna ng lupain, sinimulan silang pananakot ni Ella gamit ang kanyang baril, nakita niya ang kanyang ama at nakiusap na sabihin sa kanya kung nasaan si Noah, ilang sandali pa, sinamahan siya ni Alex sa labas at sinubukan siyang pakalmayan. Maya-maya pa ay nakapasok na ang nangungunang matanda sa loob ng bahay at kinukumbinsi ang iba pang matatanda na pumasok na rin. Ang kasintahan sa wakas ay nagpakita ng kanyang pangit at nakikiusap sa matanda na huwag siyang patayin. Dahil siya ay naging isang mabuting tagapag-alaga sa kanila,
Pagkatapos ay sinabihan sila ng kasintahan na maaari nilang saktan si Laura, kaya nagsimulang habulin ng matanda si Laura. Samantala, narinig ni Ella ang biglaang pagsigaw ni Laura, kaya bumalik siya sa bahay kasama si Alex upang iligtas ang kanilang anak. Humingi si Alex ng mga sagot mula sa kanyang kasintahan kung bakit kinuha si Laura na dapat niyang panatilihin itong ligtas, sinagot ng kasintahan na kasalanan niya ang pag-iwan sa kanya, kaya wala siyang pagpipilian kundi isakripisyo si Laura sa mga matatanda. Nagsimulang gumanti sina Ella at Alex sa mga matatanda, pinatay sila gamit ang baril at binasag ang kanilang mga ulo gamit ang crowbar. Nahanap nina Ella at Alex na papatayin si Laura ng nangungunang matandang lalaki, kaya sinubukan nilang iligtas siya. Ang dalawa ay nag-aaway at nag-aaway sa nangungunang matanda sa matinding kahirapan hanggang sa tuluyang nawala ng malay si Ella sa pamamagitan ng pagbagsak ng isang bagay sa kanyang ulo. Magkayakap ng mahigpit ang tatlo habang pinagmamasdan sila ng kasintahan. Hindi nagtagal ay nagising ang nangungunang matanda pagkatapos atali sa oven, tinatanong siya ni Alex kung nasaan si Noah kapag wala siyang sinasabi. Sinimulan siyang pananakot ni Ella, sa wakas ay nagsalita ang nangungunang matanda at tinanong siya kung ano ang nakikita niya sa harap niya. Isang lalaki o isang hayop, sinabi niya sa kanya na patayin siya. Nataranta si Ella sa sinabi niya at nakatitig lang sa kanya, hindi niya ginagawa ang inaasahan niya. Pagkatapos nito, lumingon si Ella at nagpapasalamat siyang makita si Noah. Nagyakapan ang pamilya habang sinasabi sa kanila ni Noah na nagtago siya sa lahat ng oras na ito dahil hiniling sa kanya ng kanyang lolo, inaatake ng hika ni Noah, at tinulungan siya ng pamilya na malampasan ito. Ngunit ang kasintahan ay muling nanonood ng may inggit. Ang pamilya ay nananatiling nakatago sa bahay upang maghintay ng umaga bago sila makatakas sa lugar. Dumiretso si Ella sa banyo at sinundan ng girlfriend ni Alex. Hinarap siya ng kasintahan tungkol sa pagiging makasarili ni Ella na umalis sa Nayon at kay Alex. Paglabas niya mula sa banyo, pinutok ng dalaga ang kanyang ulo gamit ang flashlight at ikinulong siya sa labas ng bahay. Maya-maya, nagising si Ella sa kanyang ama na may mga matatandang lumalapit sa kanya. Kumatok siya at sumisigaw para humingi ng tulong, na nagpapaalala sa kanyang pamilya. Nalaman nila ang malupit na ginawa ng kasintahan kay Ella. Si Alex ay bigo ngunit piniling unahin ang pagliligtas kay Ella. Pinipigilan siya ng mga matatanda na buksan ang pinto at iligtas si Ella. Sinusubukan din ni Laura na tumulong, na si Noah ay natakot sa likuran nila. Napagtanto ng kasintahan ang kanyang pagkakamali habang siya ay nalulula sa pagmamahal ng pamilya sa isa't isa. Kaya umakyat siya sa itaas at tumalon mula sa bintana, na nakakagambala sa mga matatanda. Siya ay pinatay ng mga matatanda. Gayunpaman, ngunit ito ay lumilikha ng pagkakataon para kay Ella na pumasok sa loob at muling makiisa sa kanyang pamilya. Naiipit sila sa loob ng bahay habang siksikan sila ng mga matatanda at sinisindi ang bahay. Isang matandang babae ang tumulong sa matandang pinuno na makaalis sa kanyang tali. Si Alex ay nagtamo ng pinsala sa kanyang binti at nawala ng maraming dugo. Siya ay namatay mula sa pagkawala ng dugo, at ang pamilya ay nagdadalamhati sa isang sandali. Biglang naalala ni Laura ang lagusan na nagdudugtong sa kanilang bahay sa isang cabin at nakumbinsi si Ella na hanapin ito kasama niya. Mabilis nilang nadiskubre ang pasukan sa tunnel at pumunta upang makatakas, ngunit ang pinto ng silid ay sinira na ng mga matatanda habang sinusundan nila ang tatlo. Si Ella ay hinayla palayo ngunit hindi bago sumigaw sa kanyang mga anak na mahal niya sila. Pinagmamasdan ng dalawa ang kanilang ina habang sinusubukang labanan ang mga matatanda mula sa kanya. Umalingaw-ngaw sa lagusan ang takot na sigaw ni Ella. Mabuti na lang at dumating sa cabin ang dalawang bata, pagod at walang laman. Nalaman nila na sa wakas ay may signal na pagtanggap habang tumutunog ang telepono ni Laura na may maraming mga notification mula sa mga ulat ng balita at mga hindi nasagot na tawag mula sa kanyang kasintahan. Tinatawag siya nito at agad naman itong sinagot. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang pamilya ay patay na rin at sinabi sa kanya na makipagkita sa kanya. Paglabas nina Laura at Noah sa cabin, nakita ang kanilang lolo na nakatayo sa labas kasama ang nangungunang matanda. Nang malapit nang patayin si Laura ng matanda, sinimulan ni Laura na kantahin ang kanta na gusto ng kanyang ina at ama. Ang eksena ay nagpapakita ng isang salaysay na naglalarawan kung paano ang mga taong naninirahan sa kaluluwa ay hindi lamang sumusumpa sa mga nagkakawatak-watak ng mga pamilya ngunit napapagaan at inaaliw din ng mga taong nagpoprotekta sa mga pamilya. Nanginginig ang mga kamay ng namumunong matanda habang sinusubukang panatilihin ang kutsilyo sa kanyang mga kamay. Sinamahan ni Noah ang kanyang kapatid na babae sa pagkanta.
at ito ay nagbago sa kanilang lolo. Naalala niya si Ella at pagkatapos ay kinuha ang baril at pinatay ang matanda upang iligtas ang kanyang mga apo. Pagkatapos ay personal niyang kinakausap ang kanyang mga apo, na tinitiyak kung gaano niya sila kamahal. Magkasamang naglalakbay ang tatlo sa dalampasigan, sinalubong sila roon ng anak ni Laura na may dalang bangka, at pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, hinayla din niya ang lolo sa bangka. Napansin ng apat ang napakaraming matatandang nagtitipon sa dalampasigan habang sila ay umaalis sa dagat. Sinabi ni Laura na pagkatapos ay tinanong niya ang kanyang lolo tungkol sa kung nagkaroon ba ng panahon kung saan ang mga kabataan ay dapat magpakita ng higit na paggalang sa mga matatanda upang maiwasan ang mga trahedya na pag-atake ng kasalukuyan, kahit na wala na siyang kakayahang mag-recall ng ganoon kalayo sa nakaraan. Sinabi niyang may mga araw na ganoon. Kung ang pelikula ay kinuha sa halaga, sinasabi nito sa mga manonood na higit na magmalasakit sa mga matatanda sa kanilang pamilya, na tinitiyak na hindi natin sila dapat tratuhin na parang wala at iwanan sila, at dito nagtatapos ang pelikula.